think it is in unison. Everybody is in agreement, and it is with strong support that we suspend the House Rules, Mr. Chair, and approve on the first and final reading a resolution declaring Rendon Labrador, Rosemar Tan, and Mikey Tan, or the Team Malakas, as persona non grata in whole province of Palawan, Mr. Chair. So, with all members present as principal authors, Mr. Chair. Mr. Chairman, before we act, I would like to ask the proponent, it is ipipreem pa natin yung desisyon ng Sangguniang Bayan ng Puron. The other, meron na? Yeah. The resolution of the Sangguniano is very vital in as far as the resolution of this body. In other words, wala tayong legal basis kung wala silang resolution. Mr. Chair, to answer the question specifically, I am with coordination with the SB members of Coron, and they said that if that is the consensus of the Sangguniang Panlalawigan, they are okay and they will just follow with their own resolution as well. So okay lang din po sa kanila na mauna tayo, and they are in agreement with us if ever we decide that mauna tayo, okay lang na po sa Sangguniang Bayan ng Coron. So Central Leader of the Board Member at Honorable Winston Jarsaga. Mr. Presiding Officer, I think we have to give a reason for declaring them as persona non grata. So in the title, I would propose that we're declaring them, the specific persons, for disorderly behavior in the province of Palawan and for conduct inimical to the good and morals of the community. I think that could be a very good reason for declaring them as a persona non grata in the province. Thank you, Board Member Saga, Central Leader. So with that, Mr. Chairman, I would like to reiterate the motion for the immediate approval of the persona non grata on the issue regarding on Coron. I so move, Mr. Chairman. Any objection for the immediate approval of the persona non grata? Is there an objection? There being an objection, motion is approved. Alam naman natin kung ano po yung pinaka-trending ngayon sa social media. At ito nga po yung issue ng sa Coron, kung saan po nagkaroon ng malaking salitan doon at away, hindi man away, pati kabastusan na nangyari sa institusyon po ng munisipyo ng Coron. Ang pinagsasabi ko po ay yung panahon nung nagbigay po ng ayuda at mga events after nung nangyari doon sa Team Malakas na pinangungunahan po ni Rosemar, ni Rendon Labrador at saka yung Mikey Tan ata, yung tatlong instigator doon. So Mr. Chair, ang chronological events noon ay pumunta po sila doon sa Coliseum ng Coron para po magbigay sana po ng ayuda, tapos po on that day, sa araw na po na yon, saka po sila humingi ng assistance po sa LGU, at siyempre bilang LGU sila naman po ay tinugunan, sila po ay in-assist doon po sa event nila na biglaan. At same time, siyempre hindi naman iwasan na dumagsa ang tao at nagkaroon din po ng insidente na nag-post po ang isang staff ng mayor's office na si Joe Kayabyab na on her personal page mo, kumaga sa kanyang Facebook page, personal Facebook page niya, ng kanyang damdamin na hindi nga daw po na bigyan ng konting hotdog ata yun. Kumbaga, nag-voice out po siya ng kanyang damdamin sa nangyayaring event, at nabasa po ata ng Team Malakas, at doon na po nagsimula yung kaguluhan. Sinugod po ni Rendon at ni Rosemar at saka nung Mikey Tan si Joe doon po sa opisina ng mayor, at nagsisigaw-sigaw doon, nagduduro-duro na po sila. Nabastos na po yung institution po ng ating munisipyo po ng Coron, no? So sabihin nga natin na mali ang pinost ni Ma'am Joe kaya, pero po ito po ay kanyang personal na opinion.
Ito po ay pinost niya sa personal niyang Facebook page. Hindi niya po ito pinost as official opinion o official stand ng munisipyo ng Coron. At ang kanilang ang reaction po ng Team Malakas ay medyo sumobra. Hindi po maganda ang ginawang reaksyon ng Team Malakas. Nadamay po ang buong munisipyo ng Coron sa aksyon ng iisang tao na hindi naman po dapat. Generalize po nila na ang Coron, ang mga tao ng Coron ay masama ang mga tao ng Coron. Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Alam ko po ang Coron. Lagi po ako nandoon. Lagi po nakakasama ang mga tao ng Coron. Ang mga tao ng Coron, masayahin, matulungin. Grateful yan sila kung may mga tumutulong. Hindi po yan sila masasamang ugali mga tao. Malakas lang sila magsabi ng abo. Pero sa likod niyan, mababait po ang mga tao ng Coron. Hindi po fair sa bayan ng Coron, sa mga tao ng Coron, na bansagan sila ng ganong klaseng ugali. Mr. Chair, kagabi ata, sila ay nag-public apology na. Pero para sa akin, kulang pa rin, kailangan pa rin maturuan ng leksyon. Kausap ko po ang mga konsehal ng Coron. Sila ay handang maghain din ng resolution declaring said Team Malakas as persona non grata sa bayan ng Coron. At sabi ni SB Pat Mata sa akin, ang sunod po nilang gagawing hakbang ay tatanungin tayo at hihilingin sa sangguniang panlalawigan na hindi lang po sa Coron kundi po sa buong lalawigan ng Palawan. Ngayon, sa privilege speech ko na ito, gusto ko pong i-open sa ating mga kasamahan po sa sangguniang panlalawigan na gawin po natin ito. No, dahil po sa aking personal na opinion, dapat po talaga na maturuan ng leksyon ang mga panauhuy ito. Dahil po nakakasakit sa damdamin ko bilang Palawenyo, bilang nagmamahal sa munisipyo ng Coron, sa lalawigan ng Palawan, na mangyari ito sa atin. No? Sino ba, hindi porkit na tumutulong ka, hindi porkit na nagbibigay kayo ng ayuda, may karapatan ka namang bastos ng kapwa mong Pilipino, kapwa mong tao. Hindi po yun rason. Hindi mo po pwedeng ipagmuka sa mga kapwa mong tao na tumutulong ka, pwede na kitang duruin, pwede na kitang pagsisigawan, pwede na kitang i-post sa social media, na ipahiya sa social media. Hindi po. Wala pong kahit sinong may karapatang gumawa nun. Nakakasakit po sa damdamin. Hindi po yun. Hindi po dapat natin palampasin yun. Kailangan matuto ang mga gumawa ng mga aksyon na yun. Kaya po, I move, Mr. Chair, later sa ating other matters, let us discuss the possibility of also declaring the said personalities persona non grata, not just in the municipality of Coron, but the whole province of Palawan, because they have no right to do what they just